Kumusta mga Brad? Pag-usapan natin ang Great Green Wall of China na tinaguri ang pinakamalaking man-made forest sa buong mundo. Alamin natin kung papaanong ginawang gubat ng China ang ilang lugar sa norte na puno ng disyerto. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang China ay nag-build muli ng Great Wall, pero hindi nagawa sa bato na para mapigilan ang paglusob ng mga kalaban. Kundi, ang Great Wall na ito ay ang pagtatanim ng mga puno sa disyerto na tinatawag na Great Green Wall. Ang Great Green Wall ay tinaguri ang pinakamalaking man-made forest sa buong mundo na ang layunin ng China ay para mapigilan ang matagal na nilang kaaway. Ang tinutukoy dito ng matagal ng kaaway ng China ay ang disyerto. Sa China kasi, malaking perwisyo sa kanilang disyerto dahil halos okupay na nito ang malaking bahagi ng Eastern China at patuloy pa itong lumalawak. Bagamat ang China ang may pinakamalaking agricultural production sa buong mundo, e 10% lang ng total land area nito ang pwedeng i-cultivate o tinatawag na arable land o pwedeng tamnan. Sa 10% na area na yon kung magagamit lahat sa agrikultura, 20% na ng populasyon ng buong mundo ang kaya nitong suportahan. Lahat ng bakante pang lupa sa China na pwedeng gamitin ay talagang tinaniman. Kaya ang gobyerno ng China ay talagang nag-invest na mas lalo pang mapalawak ang area ng kanilang agriculture. Kaya nga nakakagulat na ang bansang China na may pinakamalaking populasyon sa buong mundo ay kayang-kayang suportahan ang lahat ng pangangailangan ng kanilang mamamayan pagdating sa food supply. Katulad na lang sa Xinjiang region sa Northwest, halos disyerto talaga itong region na to ng China. Pero dahil sa deep irrigation na inilagay rito at mga technological systems na bumabawas sa evaporation, nakapagpatubo na rito ng mga gulay kahit na walang ulan. At dahil lang bawat hektarya ng lupa ay mahalaga sa China, ang disyerto ay napakalaking banta at napakalaking problema sa kanila, lalo na't patuloy ang pagkalat at paglawak nito. Kinukonsider ito na major environmental issues ng bansa. At itong mabuhangin na disyertong ito, ikasalukuyan na natatabunan ang 27% ng kabuuang teritoryo ng China at patuloy pa itong nag-e-expand. Noong 2006, itinatayang nasa 1,000 square mile kada taon ang lawak na sinasakop ng mga buhangin galing disyerto kumpara sa 600 square mile kada taon noong 1950s. Katunayan, isa sa mortal na kaaway ng China ay ang Gobi Desert. Halos nag-extend na kasi ito hanggang sa layong 386,102 square miles across sa China at Mongolia. Ang Gobi Desert ang tinuturing na isa sa pinakatuyot na disyerto sa buong mundo. Ang buhangin at alikabok dito ay regular na nananalasa sa mga residente at bukirin. Tinatabunan ng mga kalsada at riles ng tren. Kaya maraming syudad sa China ang apektado sa problemang ito ng disyerto. Ayon sa mga researchers, ang ginagastos na halaga sa desertification ng Chinese economy ay billions of dollars kada taon. Kaya dito nagsimulang ideya ng pagbibuild ng bagong Great Wall of China. Pero this time, ito ay green o Great Green Wall of China. Hindi katulad ng mahigit 21,000 kilometers na haba ng fortification wall, ang Great Green Wall ang pinakamalaking forest planting project sa buong planeta. Halos nasa 4,500 kilometers ang layo na tinaniman ng mga puno hanggang sa lugar kung saan nag-expand ang Gobi Desert. Dahil sa proyektong Great Green Wall ng China, millions of tons ng carbon dioxide emission ang nabawas. Sa darating na taong 2050, itinatayang mapataas pa ang dami ng puno na maitanim na aabot ng 15% ng buong land area ng bansa mula sa 5%. Ang layunin ng proyektong ito ay para maprotektahan ang bansa sa pagkalat ng mga buhangin sa mga syudad mula sa disyerto. Ikaramihan sa mga disyerto ay matatagpuan sa norte ng China. Hindi na pinatagal ng mga Chinese na simulan ng proyektong ito. Sinimula ng proyektong Great Green Wall noong 1978
at inaasahan na matatapos sa taong 2050. Ang gobyerno ay inobliga na ang lahat ng kanilang mga mamamayan na nasa edad 11 pataas ay kinakailangan magtanim ng at least 3 poplars tree kada tao bilang kontribusyon sa proyektong ito. Binabayaran ng gobyerno ang mga nagtatanim ng seedlings at ang ibang private lands naman ay inuupahan ng gobyerno para taniman ng marami pang puno. Dahil dito, maraming mahihirap na residente ng China ang nabigyan ng pagkakataon ng makapagsimula ng negosyo rito. Isa na rito ang pagbebenta ng seedlings. Kaya maraming mga mahihirap doon na yumaman ngayon dahil sa pagnenegosyo sa napakalaking proyektong ito. Bagamat ang China ay kilala sa pagiging komunistang bansa, ay kapitalism ang ginamit ng gobyerno para mapagpalago ng mga puno. Ang napakalaking environmental project na ito sa kasaysayan ay kinakailangan ng iba't ibang methods ng reforestation. Bukod sa pagtatanim ng seedlings, ang mga buto ay kinakalat sa area sa pamamagitan ng paghagis nito mula sa plane o helicopter. Hindi lang mga professional at mga mamamayan ang involved dito sa pagtatanim. Dahil maging ang mga Chinese officials kabilang ang mga minister ay nagpa-participate na magtanim para sa proyektong ito. Halos nasa 500 million na Chinese kada taon ang bilang na nagpa-participate na magtanim para sa proyektong ito. Kaya naman, ang total na bilang ng mga puno na natanim na ay umabot na ng bilyon na piraso. At sa taong 2050, inaasahan ng Chinese government na marireach ang total na bilang na 100 billion na puno na maitanim. Sa loob ng ilang dekada mula nung sinimulan ang reforestation, ang disyerto ay huminto na sa pag-expand. Halos nasa 13 million na hektarya na ang nataniman ng mga puno. Bagamat hindi pa tapos ang proyektong ito, ang forest area sa norte ay umangat sa halos 13.5% ang natapos na. So ang sukat ng area na nataniman na ay halos kasukat na ng Western Europe. Dahil dito, naging matagumpay ang Chinese na maprotektaan ang kanilang lupain laban sa mabilis na pagkalat ng disyerto. Sa area na unang tinaniman ng puno sa proyektong ito, lumaki ng mga ito ng gusto at madalas na ang pag-ulan sa lugar. Katunayan ng ilan sa mga area ng proyekto ay ginawang national park. Tulad na lang ang kilala na ngayong Saihanba National Forest Park. Imagine, disyerto lang ito noon. Pero ngayon, isa na itong main attraction sa China. Kaya ang China ngayon ay kinikilala bilang pinakamaraming naitanim na puno kumpara sa lahat ng pinagsama-samang ibang bansa sa buong mundo. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.